Sa bawat gusali o bahay na abandonado ay may mga kwentong nakapaloob dito. Sa kakaibang ganda at natatanging klima, kaya naman dinarayo ng mga turista ang Baguio. Maganda ang tanawin pati na rin ang ilang pasyalan na pilit na ipinipreserba ng lokal na pamahalaan at ng mga taga rito. Hindi lang sikat ang Baguio dahil sa klima, kundi sikat na sikat din ang lugar na ito sa mga kwentong kasaysayan at kwentong magpapatindig sa balahibo mo. Isa sa mga sikat na puntahan kung nais mong tumayo ang balahibo mo sa lamig. Hindi ng klima kundi sa lamig ng hilakbot na mararamdaman mo sa loob ng Diplomat Hotel. Itinayo ang lumang gusali noong 1900 bilang isang bahay pahingahan ng mga paring Dominikano. Dahil sa ganda at natatanging istruktura nito, kaya naman pati ang mga Amerikano ay ginawa itong pahingahan na tinawag nilang Diplomat Hotel. Dahil na rin sa ikalawang digmaang pandaigdig, kaya naman tuluyang nasira ang ganda ng gusali. Sabi ng mga taga rito, kaya ito naging tampulan ng katatakutan matapos maging abandonado ang gusali dahil sa tuwing kumakagat ang dilim ay may kung anong iisilang naririnig sa loob ng abandonadong Diplomat Hotel. Tawanan, iyakan at minsan ay sigawan, mga boses na naririnig ng mga residenteng malapit sa gusali. Minsan ay may naririnig silang kalabog ng minto at minsan ay may mga tumatangis na bata. Minsan na ito dinayo ng iba't ibang grupo ng mga espiritista, mga grupo na kumakausap daw sa mga kaluluwang ligaw. Minsan na rin itong isinapelikula na pinagbitahan ni Gretchen Barreto. Ang Illusorio Mansion o mas kilala bilang Bahay na Pula ay matatagpuan sa Barangay Anyatam, San Ildefonso. Ito ay madalas ipakita sa telebisyon sa tuwing sasapit ang panahon ng undas dahil sa mga kababalaghang kwento na tikip sa mansyong ito. Ngunit maliban sa mga kababalaghang kwento, may mabigat na kasaysayan itong taglay. Sa Barangay Anyatam, katabi lamang ng National Highway, mapapansin agad ang isang bahay na bato na kulay pula. Ito ay Illusorio Mansion, ang isa sa mga pinakamatandang bahay sa bayan ng San Ildefonso. Kung noon ay buo ang mansyon, ngayon ay tila haligi na lamang ang natitira. Mula noon, unti-unti nang natatanggal ang mga bahagi nito. Ang mga piraso ng kahoy na bumubuo sa eleganteng mansyon ay unti-unti nang nawawala. May reputasyon ng mansyon na ito bilang isang haunted house. Madalas itong maitampok sa mga horror na pelikula at palabas. Ang dahilan kung bakit mas naging tanyag ang mansyon at dinarayo ng mga turista upang makapagpakuha ng larawan at ang posibilidad na mapasok ang loob ng mansyon. Ngunit maliban sa kaakibat nitong tatak bilang isang haunted house, may mabigat at malaking itong kasaysayan. Noong sinakop ng mga Hapon ang bansang Pilipinas, nagsilbi ang bahay na pula bilang isang garrison. Dito sa mansyon na ito ay kinulong ang mga nabihag na kababaihan at pinagsamantalahan ng mga sundalong Hapon. Ang mga edad ng mga naging biktima ay lumalagay sa 13 pataas. Bukod sa pananamantalang ginawa ng mga sundalo, labis ang ginawang pagpapahirap nito sa mga biktima. Ilan sa kanila ay dinala pa sa bayan ng San Miguel at inilagak sa comfort station sa loob ng ilang buwan. Sadyang naging malagim ang mga kaganapan noong mga panahong iyon. Masasabi na ang mansyon na ito ay hindi minumulto ng mga ligaw na kaluluwa, kundi ang bahay na pula ay minumulto ng mga malalagim na alaala na nakahimlay sa bawat sulok ng mansyon na ito. Minsan, ang ating malawak na imahinasyon ang siyang gumagawa ng tauhan sa bawat kwentong katatakutan. Ang ating nakaraan
ay siya nating nagiging kasaysayan. Maraming salamat. Ito po si Amor, ang inyong kakwentuhan.